sa araw na ito na itinakda mo upang muli ipunin mo ang mga anak mo sa banal na lugar na ito. Nawa po ay makinabang sila sa bawat taong ginagamit mo, higit mamaya, pagluwal ng aming mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng magandang mensahe na ipaaabot mo sa bawat isa sa amin, naway makapag-uwi kami ng kagalakan at kapayapaan sa aming kaisipan. Amen. Oras na. Totoo po iyon. Ang Panginoon ay hindi nagtatakda ng oras. Amen po ba? Ang lahat ay hawak niya sa kanyang palad. Kaya hindi natin maaaring sabihin na bukas, aalis ako patungong Amerika. Bukas, ganito ang mangyayari sa buhay ko. Bukas, ganito yung mangyayari sa mga anak ko. Hindi po natin pwedeng itakda. Amen po ba? Sapagkat ang nakakaalam lang lahat ng kaganapan sa ating buhay ay walang iba lamang kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po at nakarating po ako sa banal na lugar na ito. Sapagkat nang hindi ko pa siya kilala, ako ang may hawak ng oras ko. Kaya't pag nidisappoint ako sa oras at tinakda ko, ang namamayani sa isip ko ay ang paghinanakit. Naghinanakit ako sa kanya sapagkat ang katanungan ko, bakit yung ninanasa ko ayon sa timetable ko ay hindi naganap. Kaya't ako po, inaamin ko, nagkasala ako sa kanya. Salamat sa Ama, nang inakay niya ako sa banal na lugar na ito, itinuro sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na walang makapagtatakda ng lahat, kundi ang ating Panginoon. Pag ninais ng Panginoon na yumaman ka, sa ayaw mo sa gusto, yayaman ka. Kaya, bakit mo guguluhin ang isip mo? Bakit uubusin mo ang lakas mo? Bakit lahat ng kaalaman mo ay gagamitin mo? Kung hindi talaga takdang yumaman ka, hindi ka yayaman. Amen po ba? Ito po ay isang karanasan para patunayan ko sa inyo na ang lahat ay takda ng Panginoon. Nung pong maliliit pa yung mga anak ko, ang panganay ko ay 5 years old, ang kasunod ay 4, sunod ay 3, ganun po ako mga anak nun eh, para pong baitang. Ano po, ang bunso ko po ay 1 year and 3 months. Naiinip po kasi ako sa pag-asenso ng buhay ko sapagkat lagi kong ikinukumpara ang buhay ko sa buhay ng mga kasabayan ko. Sabi ko, bakit sila meron silang magagandang bahay? Bakit sila may mga sasakyan? Samantalang ako hanggang ngayon, hindi ako makabili ng gasol. Nagagatong ako sa kahoy pagka gusto naming magluto. Totoo po yun, totoo po yun. Pag gusto po naming magluto, yung anak kong panganay, pupunta po sa likod bakuran, maghahanap ng mga tuyong sanganang mangga, at iyon po yung gagamitin namin sa pagsasaing. At dumating po yung punto na medyo umasenso ng bahagya. Nakabili ako ng kalang digaas na dibomba. Pero ang nagiging problema ko sa pagmamadali ko, kuminsan po nagbabara. Amen? Hindi po tumutulo yung hangin para po magamit yung gas. So napalitan ko po ng digas pa rin, pero yung po bang maraming liyab na pagka pinihit mo, marami pong mitsa na lumilitaw. Nakagamit po ba kayo noon? Nagkaroon po ako ng problema nung mabutas ko kasi po para sa akin, yun na po yung best na kala na magagamit ko. At dahil po dito sa kahirapang dinadanas ko, iniwanan ko po yung mga anak ko. Nagpunyagi po akong makarating ng ibang bansa. Gumawa po ako ng kaparaanan. Pinilit ko po yung kakayahan ko at siguro po takda din ng Panginoon para maipakita niya sa akin na pag hindi siya ang naghari, walang mangyayari sa mga minimithi ko sa buhay. Alam niyo po ba kung saan ako nakarating? Sa dulo po ng mundo, sa Africa. Ang layo po, 24 hours straight flight mula Pilipinas hanggang sa Africa. Ako po ay nagturo doon, dapat po ay 7 taon, pero hindi ko po natapos ang kontrata. Sapagkat after 2 years, binigyan po ako ng pagkakataon na makauwi. Nang umuwi po ako, yung anak kong 1 year and 3 months nang umalis ako, dumating po ako, 3.5 years old na siya, hindi po niya ako kilala. Ang sakit po sa dibdib. Ayaw niyang lumapit sa akin para akong multong kinakatakutan.
Parang hindi niya ako kilala, ako yung mami niya. Kaya ang ginawa ko para talagang mapalapit siya sa akin, yung nanay ko na nag-aalaga sa kanya, pinauwi ko muna. Ano po yung layunin ko? No choice siya. Talagang sa akin lang siya lalapit. Nagtagumpay naman na ako dun sa strategy ko na yun. Subalit, ito po yung masakit. After 2 months po ng vacation ko, pabalik na ako sa Africa. Noon pa lang po siya nalalapit sa akin, ayaw na po niyang humiwalay. Nung ako po ay nag-iimpake, pumasok po sa loob ng maleta. Ang sabi po niya, sasama siya sa akin. Sabi ko, anak, hindi po pwede, malalaglag ka. Alam niyo po ang sabi, kahit daw po sa pakpak ng eroplano, doon daw po siya sasakay. Alam niyo po, nanggaling ako sa Africa, palibas ay hindi ko takda, hindi pa oras para yumaman ako, para magkapera ako, wala po ako naiwing pera. Bakit po? Nabangkarote po ang gobyerno ng Nigeria. Kamalas ko, ano, pagdating ko, nabangkarote sila. Wala po akong naiwing pera, sa totoo lang po. Kaya po yung hirap ng buhay na iniwanan ko, yun pa rin po ang hirap ng buhay na dinatnan ko. Yan po ang isang patunay na pagka hindi takda, ano man ang gawin mo, saan lupalop ka man makarating, kung hindi takda ng Panginoon na umunlad ang buhay mo, hindi uunlad. Bakit ganun? Nagpunyagi naman ako, nagpursigi naman ako, kahit naiwanan ko yung 4 na anak kong maliliit, bakit ganun pa rin ang nangyari sa buhay ko? Natagpuan ko yung sagot. Alam niyo po ang sagot? God is the answer. Bakit po? Kumilos ako sa kaparaanan ko, nawala siya. Kaya po yung kagustuhan ko, hindi naganap. Sapagkat hindi nga po iyon ang plano ng Diyos. Ang sabi ng Diyos na tinuro sa akin sa lugar na ito, para huwag kang magdamdam sa Kanya, para huwag kang maginanakit sa hinihintay mo sa Kanya, itanim mo sa isip mo, your plan is not my plan. Yun po ang sagot sa akin ng Panginoon. Elizabeth, napaka-hot mo, napaka-high mo kasi, hindi mo ba alam ang plano mo? Hindi iyon ang plano ko para sa'yo. Hindi patakda. Kaya po, yun nga po ang nangyari sa buhay ko. Walang kinahinatnan. Nagkaroon po ako ng realization sa buhay ko at ito ay naging aral na tinanim ko sa kaisipan ko. Hindi pala tayo po pwedeng imaneho natin yung buhay natin kung saan natin gusto. Amen? Hindi po tayo po pwede na ito ang gusto kong marating, hawakan mo yung manibela ng buhay mo at dalin mo yung buhay mo sa direksyon na gusto mo. Hindi po yan po pwede. Sapagkat ang lahat ay nagaganap ng naaayon sa Panginoon, ayon sa kanyang plano, ayon sa oras na itatakda para sa iyo. Ano po yung aral na natutunan ko? Muli po'y nagsalita ang banal na espiritu sa katauhan ko. Elizabeth, umalis ka dyan sa driver's seat. Ako dyan. Ako magmamaneho ng buhay mo, umalis ka dyan. Doon ka sa likod, sa passenger seat, pasahero lamang kita at ako ang magdadala sa'yo sa buhay na gusto ko, hindi sa buhay na nais mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, naway ito'y maging inspirasyon sa bawat isa sa inyo. Palagay ko po ay hindi lang ako yung ganun sa dati kong buhay. Maaaring kayo rin ay ganun. Napilit nyong minamaneho yung buhay ninyo sa kagustuhan ninyo, hindi sa kagustuhan ng Panginoon. I'm very sorry. Ano man ang naisin ninyo, kung hindi itatakda ng Panginoon, hindi oras para makamit ninyo, hindi magaganap sa buhay ninyo. Amen? At salamat sa Ama. Nagkaroon ako ng realisasyon na ganun sa buhay ko. Kailangan pala talaga para makamit mo yung gusto mo sa buhay mo, sumuko ka sa Panginoon. Ipaubaya mo sa Kanya ang lahat. Siya ang gagawa ng kaparaanan. Kaya nga po, iniwanan ko po yung trabaho ko eh, kasi hindi po inang gusto ng Panginoon para sa akin. Ang gusto po ng Panginoon, makita niya ako araw-araw sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At wala pong nasayang. Walang pagsisising na ganap sa buhay ko. Sapagkat naramdaman ko kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Lalo na po ngayon, totally,
00. Wala na po akong trabaho. Yung past 7 years na iniwanan ko yung trabaho ko, binigyan pa ako ng sideline ni God. Kahit papano, may baon pa rin ako sa sarili ko personal para makarating ako dito. Yung mga minor na gusto kong bilhin, nabibili ko pa rin. Pero, subalit, eka nga ng banal na espiritu, ngayon po talaga, totally, wala na. Hindi po ako nalungkot. Bakit? Sapagkat alam ko na merong patutunayan si God para sa akin. Ang gusto ni God, pumayapa na totally yung kaisipan ko. Yung wala na yung mga makamundong bagay kasi nagkakasala pa ako sa kanila. Nagkakasala pa ako dun sa mga taong kasama ko sa trabaho. Dahil siyempre, iba na yung espiritu ko nang mapunta ako dito. Tapos ang katrabaho mo, magkaiba kayo ng espiritu. Mahirap talagang mag-adjust. Pagkatapos, yung gusto mo para maakay mo siya sa mabuting espiritu, ayaw sumunod sa'yo. Sadyang napakahirap. Kaya sabi ng Panginoon, para totally ma-relax sa yung isip mo, iwanan mo na yan. Ako yung bahala sa'yo. Mga kapatid, nag-resign ako October 2. Anong pecha na ngayon? October 28 or 29? 28, ano? So, mahigit na pong isang buwan akong wala na po ako talagang hanap buhay. Subalit, hindi ako pinabayaan ng Ama. Yung nakakain ko, nung may hanap buhay ako, higit pa rin ang nakakain ko. Noon, ang cellphone ko, Ericsson. Ngayon, Apple. Apple na po yung cellphone ko. Binigyan po ako ng bagong cellphone ng Panginoon. Noon, hindi pa ako nagmamayabang ha, mga kapatid. Baka ma-misinterpret nyo ako ha. Baka sabihin nyo, ang yabang ko. Gusto ko lamang pong ipakilala sa inyo kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Siya ang unahin mo, walang hindi siya ibibigay sa'yo. Noon, meron akong, anong pangalan ng maliit na ganon? Tablet? Tablet ba yon? Yung maliit na ganon, pinalitan po ng iPad. May iPad na po, binalitan po ng iPad. Kaya sabi po ni Tita Mirna, sabi niya sa akin, naku Eka, ang bag ng matanda. Sabi sa akin ganun. Pag binuksan mo, ang laman puro gadget. Totoo po yun. Ang laman po nung bago pag binuklat ninyo, yun po, yung iPad, saka yung laman, yung aking cellphone na Apple. Hindi po ako nagmamalaki. Patunayan niyo po sa Panginoon ang katapatan ng iyong puso sa Kanya. Walang hindi siya maibibigay. Lahat meron siya. Name it, meron siya. Ang nais lamang ng Panginoon ay ang ganap na katapatan. Ang lahat ay itatakda niya, makakamtam ninyo sa tamang oras. At ano yung tamang oras? Oras na makilala mo siya. Oras na maniwala ka sa Kanya. Oras na manalig ka sa Kanya. Oras na paniwalaan mo na siya ay buhay na Diyos. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Alam niyo po talagang napakaganda ng tema, ano? Na lalong pinaganda pa nung pagpapaliwanag ni Mami Beth. Alam niyo po, siguro, ito na nga talaga yung tamang oras. Oras na. Pwede po ba kausapin ninyo ang inyong katabi? Kapatid, tingnan niyo po, kaliwat kanan. Kausapin niyo po, kapatid, oras na para baguhin natin ang dapat nating baguhin sa ating sarili. Oras na para lalo nating palakasin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wow. Sarap ng pakiramdam ko. Napakasarap ng pakiramdam. Lalo po't alam niyong nasa Kanya kayo. Napakasarap po. Ganun man kasarap, lalong bigyan pa natin ng kulay sa pamamagitan ng pag-awit ng ating kapatid na choir. Walang iba kung hindi si Bunso. Palakpakan po natin si Bunso.
Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Oras na. Sa akin naman po, English version naman ito. Time to change. Kung paano nga po kanina na pinabulong sa ating mga katabi na oras na ng pagbabago at oras na ng pagtiwala natin ng Panginoon, ito naman po ay oras. Sa English naman po, time to change. Marahil ay, bagamat ako kahapon ay nakapagpurit ng pasalamat sa Panginoon sa kabila ng kaganapan ng aking buhay, marahil ay muli itinakda niya na siya ay papurihan sapagkat oras na muli upang siya ay parangalan at pasalamatan sa kanyang kadakilaan. Bagamat nagbibigay po siya ng mga pagdalisay na pahintulot naman din po niya, subalit hindi niya pahintulutan na malugmok ang lupang katawan. Amen po ba? Sapagkat nung mga nakaraang araw talaga pong napakasakit ang aking katawan. Subalit ito po, unti-unti ay nakababawi na ano po. Kaya muli po ay para po sa inyo at syempre po sa ating Diyos na lumalang ng ating buhay. Time to change. It's time to change ourselves and show the world a guiding voice. We'll tell us what to do. It's the time to change and show us the world that we still care for man, and we'll lead them there. We'll lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide if we still can for man, and if we it's time for us to make our dreams come true. A guiding voice will tell us what to do. It's the time to chase ourselves and show the world that we still care for men, and we'll lead them there. We'll lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide if we still care for men, and we'll lead them there if we still care for men. Call on God for our cause. Kasi po, hindi natin kakayanin sa ganang katauhan. Amen po. Kaya kailangan ng patnubay at gabay ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Napakahirap pong magbago ko sa ganang katauhan po sapagkat nandoon po ang karupukan at kahinaan. Ako po, bagamat inawit ko itong time to change na ito, meron pa rin pong mga kahinaan sapagkat kung paminsan ay nalulumbay, nalulungkot, nangihina at nalulupaypay. Subalit hindi nga po pinaintulutan ng Diyos na tuwirang malugmok ang lupang katawan dahil nga po sa kanyang pangako na kailanman hindi ka pababayaan. Amen po ba? Kaya po maraming salamat po at muli po ay papurit salamat sa ating buhay na Diyos. Thank you, kapatid na bunso. Ano po ba? Ano po bang iniisip natin? Talaga po bang paninindigan na natin yung oras na? Totoo po ba yan? Oras na talaga? Oras na para alisin natin ang takot sa isa't isa. Alisin natin ang takot dahil sabi nga po nung kanta ni Tita Merna, ang takot ay nasa isip lamang. Wala po pala. Hindi po pala tayo dapat nag-aalala kung ano man po ang mga karamdaman natin. Isnabin po natin pala yun. Ano po?
Basta panindigan po natin, ha? Sigurado po ba kayo? Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Dito po sa amin, sa Kapatirang Divine Mercy, ay meron po kaming isang taong araw-araw ang sakripisyo niya ay hindi matatawaran. Grabe. Alam niyo po, sa pagkatao, pwede ko pong sabihin, idol ko siya eh. Iniidolo ko pa siya. Pero sa totoo lamang po, totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Napakahirap po ng mga sacrifices na ginagawa niya para lamang matugunan yung kanyang obligasyon dito sa Kapatirang Divine Mercy. Alam po nyo, ito ay hindi iba sa akin. Isang kababayan ding matatawag. At minsan, nung ako po ay bago-bago pa lang dito, nagkaroon ng pagkakataong kami ay magkausap, magkakwentuhan. Inalam ang isa't isa kung saang probinsya ba siya nang galing. At alam po ninyo, ang probinsyang pinanggalingan niya ay probinsya din po ng aking mga magulang. Kaya po, kung tutuusin, kabayan nga po ang tawag ko sa kanya. Pero dahil dito sa Kapatirang Divine Mercy, ay talaga pong iginagalang siya. Hindi bilang kapatid na alagad, kung hindi bilang mother of the house. Palakpakan po natin si Mother Marisa. Purihin ka, Ama. Dakilain ka. Walang hanggan na yung pag-ibig na sa bawat araw ay aming nadarama upang patuloy kang bigyan ng oras na ikay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan na sa amin ibinigay upang makilala kang lubusan at madama ka sa aming buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, espiritu po kayo, Tito Eli. Nung nakita ko po na sumenya si kapatid na Jocelyn, sabi ko, nawa ako muna unahin Tito Eli, sapagkat nag-uumapaw na po talaga. Bakit? Sinagot po ako ng espiritu sa pamamagitan ni Kuya Eli, na habang nagpapasilitate po siya, ito po yung binabahagi sa akin, anak, masdan mo ang kapatid mo. Bakit nga ba sa dakong ito'y nagtagpo kayo, samantalang isang lugar ang pinagmulan nyo? Napakalayo! Subalit, kung susuriin ng tao, paano ang naganap ito? Alam niyo po kung anong sinagot sa akin? Sinagot ko, Ama, yan po ba'y pahiwatig mo na kami napapabilang na sa'yo? Sa layo ng aming pinagmulan, bakit kami naririto? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At habang sinasambit po niya, lalong nagkukumabog yung dibdib ko sapagkat sasambitin ko po talaga yon. Nung malaman ko po na magkababayan po kami ni kapatid na Eli, isang lugar lang po yung pagitan bago yung kanila. Sabi ko, ang naging daan na ako'y napatungo sa dakong ito ay sa mga samot-sarit marubdob na karanasan. Subalit si kapatid na Eli, sapagkat siya po ay malayo po ang kanyang lugar din, kagaya ko, alam ko may mga kaparaanan din ng Diyos. Bakit sa dakong ito ay nakaparito siya at nakapag-asawa po ng taga dito po sa Bulacan. Alam niyo po, habang nagbabahagi din si Mami Beth kanina, yung sinabi niyang, ang malas ko, ano? Hindi siya malas. Sabi po ng Panginoon sa isip ko, anak, ipaliwanag mo sa kanila, walang malas. Kundi kung paano niyang pinahayag na ang plano niya ay hindi plano ng Diyos, ang pinahintulot ng Diyos, mabangkarote yung pinagtatrabahuan niya. Sapagkat kung hindi naganap yon, hindi siya uuwi. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi siya uuwi at hindi po siya magmimithing umuwi. Sapagkat naghahanap nga po siya ng buhay para sa kanila. At alam niyo po ba, ako naman po, habang sinasambit ni Mami Beth yung sinasabing, ang gadgets niya ngayon ay talagang matitindi. Kabaliktara naman po ako. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, hindi isang pagmamayabang, kundi yung oras na ibinigay ng pagkakataon na ikaw'y mahanap niya, huwag mo nang sayangin. Buhay pa ba ang Diyos? Huwag niyo na pong sayangin. Yung pagtungo niyo po sa dakong ito ay hindi aksidente. Kayo, sa edad ninyo, mapalad po kayo. Sapagkat nung panahon po ng ating Panginoon,
ang nakaririnig lang ng mga salitang ito ay yung nasa harapan niya. Subalit ngayon, wala man ang ating Panginoon sapagkat may banal na Espiritu, yung oras ay hindi niya sinayang upang bahagin ang ating mahal na Apo Kunching. At tayong lahat sa dakong ito ay binigyan na rin po ng bahagi na mula sa simula ay binahagi na sa pagkabinyag natin, subalit na bungkal. At ngayon ay inilalahad ang katotohanan na matagal nakatago. Buhay po ba ang Diyos? Kaya oras na! Oras na! Dinggin niyo ang bulong. Huwag niyong katakutan sapagkat ang takot ay sa isip lang. Sabi nga ni Nanay Myrna, alam niyo po, para sambitin ko po sa inyo, ilang beses na pong nagdidilaryo ang buhay ko. Subalit, sa bawat kaganapang ganito, ang pinakalast ay nung muntik na po ako ma-paralyze, na halos isang linggo, ayan po, saksi sila Nanay Myrna, si kapatid na Marie, ang mga kapatid ko kung paano ako dinulog na hindi ako makabangon, kagaya ni kapatid na Jocelyn. Pero nung time na yon, normal ako makikita, subalit sa akin pagbangon, hindi ako makabangon. At higit ako nagkaroon ng pag-igting na ang oras na ipinahintulot ng Diyos na ibigay sa akin para paglingkuran siya, ayokong masayang. Buhay po ba ang Diyos? Kung noon po ay parang okay lang, tutupad, masaya, hindi pala ganun. Kailangan ay i-focus mo. Yung oras na ibibigay mo sa Diyos ay maging responsibilidad mo na dapat ay gawin mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat 24 hours. Halimbawa po, yung 24 oras na yon, yung gabi ay pagtulog. Subalit yung mga ginagawa ng tao, hindi sila natutulog. Kung gusto nila magpayaman, maghanap buhay, yung gabi ginagawa nilang araw. Amen? At yun po ay naranasan namin. Naranasan ko po bilang pagkatao. Na ang madaling araw, ang gabi, halos ayaw kong matulog sapagkat ayaw kong may masaya na oras, sabi nga ni Mami Beth, sa paghahanap buhay. At habang may pagkakataon na ikaw kumita, halos ubusin mo na ang oras para ibigay naman para sa sarili mo. Kaya ang nangyari po, eto po, hinanap ako ng Panginoon at ako naman ay kanya natagpuan. Hindi dahil ako'y mabuti. Dahil alam ng Diyos ang aking kahihinatnan sa mundo ng tao, ayaw niya ako ipaubaya sa mundo ng tao. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya niya ako inakay sa dakong ito, kaya niya ako hinanap, at sa higit ng ito ay nasa inyong harapan. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit po, nang maganap po sa akin ang ilang beses na magkaroon ng karamdaman, ang tanong ko sa Amay ito, hindi ko tinanong sa Kanya na bakit mo ako binibigyan. Hindi. Alam ko, Ama, nakulang pa ang oras na ibinibigay ko sa iyo. Sa bawat kaganapan na pinahintulot mo sa aking sarili bilang karamdaman, ituro mo pa sa akin kung paano ako makatutupad sa iyo upang yung oras na binigay mo sa akin ay wag umasayang. May po ba, Diyos? Amen po ba yun? Sino kaya ang nagtatanong ng ganun? Opo. Kaya sabi ni Mami Beth kanina, kasi si Mami Beth, yung pagmimithi po niya na umangat ang buhay, hindi man pinahintulot ng Ama sa kanyang katauhan, sa kanyang mga anak naman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kabaliktaran ko naman po, nasabi ko nga, alam ko po na magtataka kayo, yan si kapatid na Marisa, bakit ganun siya magbahagi? Parang ang yabang niya, parang andyan na sa kanya lahat. Opo, andito na sa akin lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ganun po pala. Kapag nakilala mo ang Diyos, kahit wala ka, meron ka. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may kontento ka na. Higit pa sa lahat ang makakamtan mo kapag kasama mo ang Diyos. Amen po ba yun? Bakit ko po nasabi? Eto po, paano ko ginugugol ang oras ko? Nung hindi pa ako masyadong nagkasakit ng todo-todo, barabarabay lang ako. Atas, tupad, at pagtapos, okay lang, wala lang. Pero andun pa rin yung bilang pagkataong minsan gusto mong mainis. Dahil nakikita mo yung mali ng kapwa mo na bakit ganon? Subalit mali po pala yun. Salamat sa Ama sapagkat sa karamdaman na binigay niya. Saksi po si kapatid na Marie kung paano pong ibinigay ko na yung sarili ko na kung ako'y wawakasan niya sa oras na yon, ibigay na niya sa akin na ako'y mawakasan. Ang batang ito, nung oras na ako ay nasa 50-50 na ako, bagong cutics po ang aking kamay at ang aking paa. At nang oras po na yon na ako'y dumumi na po ng napakarami, sumuka na po ako ng 2 planggana, halos dehydrated na po ako noon, at sabi nga ni kapatid na Marie, violet na po yung mga kuko ko,
ibinibigay ko na. Noong time po na yon, hindi ko po naisip na may anak pala ako, na hindi niya alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko rin iniisip kung ano yung responsibilidad na iiwanan ko noong oras na yon. Kundi ang iniisip ko noong oras na yon, kung itatakda mo na ama, kakamtin ko na. Buhay mo bang Diyos? Subalit alam niyo po ba, sa likod ni kapatid na Marie, habang nire-revive po niya ako, sabi po ng bata, kinakagat po ni kapatid na Marie ang dalawang hinlalaki po sa paa. Naku, Ninang, huwag mong kagatin ang paa ni Mami Isa. Masisira ang cutics niya. Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yun? So, ibig sabihin, parang inaaliw pa ako ng bata, pero wala na akong naalalaman. Tapos, si kapatid na Pearl naman, nung nagkasakit po ako noon, ang ginagawa niya, imbis na yung mainit na tubig na ipupunas sa akin, sa kanya niya pinupunas dahil nakikita niya nga kung ano yung kalagayan ko. At si kapatid na Marie nung dumating, kapatid, ginaganon po ako. Sabi ko, bibigay ko na. Okay na ako, God. Subalit alam niyo po ba? Alam ko, nung oras na yun ay dinudulog ako ng mahal na apo sa likuran po ni kapatid na Marie, nakita ko po ang napakalaking lalaki na nakasutanang white at umiiling siya na hindi ko patakda. Why mo bang Diyos? Simula po nun, nagkaroon na po ako ng matinding pangarap na gusto ko siya makapiling. Paanong paraan? Oras na para maging matapat sa Diyos. Why mo bang Diyos? Amen po ba yun? Simula po nun, ipinadama sa akin ng Diyos na ang buhay ko hindi sa akin. Ibig sabihin, hindi pa niya tinakda na ako'y mawala sapagkat itinakda pa niya na yung oras ko'y ibigay ko sa kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po yung sinambit ko sa inyo? Totoo po yun. Simula pong nangyari po yun, wala na po akong iniisip. Eto po, buksan niyo po ang puso ko. Alam po ng Ama na sa bawat pagtupad, sa bawat kong nasisilayan, hindi ko sinasabi sa sarili kong kaya ko yun. Kundi inilalagay ko yung sarili ko doon sa mga tao. Dilalagay ko doon sa kaukulan na iba-iba nga po kami ng kaloob, ano po? Kaya habang nakikita ko ang mga kapatid ko na ang gaganda ng mga gadgets nila, na sa unang buhay, sa pagninegosyo po, nagbenta po kami, nagkaroon po kami ng tindahan ng mga cellphone. At pinadana sa akin ng ama, na sa katauhan ni kapatid na Pearl, halos linggo-linggo nagpapalit ako ng cellphone. Noong mga time po na yon ng year 2000, ang mga cellphone, mga sikat pa yan. Yung mga sikat na cellphone na hindi kagaya yung ngayon. So balik ng mga time po na yon, halos araw-araw bumibili po si kapatid na Pearl ng 50 units na cellphone para ibenta. Kaya bago ko yan ibenta, lahat yan nagagamit ko. Amen po ba yun? Buhay mo bang Diyos? Kaya pinahintulot ng ama na ang cellphone ko ngayon is wala talagang kwenta. Bakit? Wala na siyang number, wala na din siyang letter. So balik gusto ko siyang gamitin. Bakit? Sapagkat sa tuwing araw-araw na nasisilayan ko ang cellphone ko, araw-araw din nagkakaroon akong oras para kapain kung ano ang pipindutin ko para sa ating Panginoon. Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Nung sinasabi ni Mami Beth po kanina, alam niyo po kung gusto ko rin po, marami pong gusto magbigay. Pero, naroon po yung lagi kong sinasabi, Mother, regaluhan kita ng ganito. Alam niyo po, gusto ko maging matapat sa inyo. Hindi po ako hihingi sa inyo. Siyempre po, may dumadama ano po, bilang mga anghel. Pwede po bang pirahin nyo na lang? Hindi ko kailangan ng cellphone. Okay na sa akin yung cellphone na to eh. Amen po ba yun? Bakit naman? Ang pangit naman. Yung isang kapatid ko, ganun din. Si kapatid na Pearl, ganun din. Yung anak ko, ganun din. Alam nyo kung bakit? Sobrang nanghihinayang ako. Nanghihinayang ako doon sa point na ayokong sabihin ng tao na, ang ganda. Ay, sino nagbigay yan? Pero mayabang ako. Buhay mo bang Diyos? Bakit? Anong yabang ko? Ang pinagmamayabang ko ay ang kayang gawin ng Diyos. Kagaya na sinabi ni Mami Beth, na wala kami. Subalit kaya ng Diyos na ibigay sa amin. Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yun? Paano nagaganap ito? Bigyan niyo po ng oras. Amen? Oras na magpakilala kayong lubos sa Diyos. Although kilala tayo ng Diyos, magpakilala pa kayo sa Kanya sa pamamagitan ng gawa. Buhay mo bang Diyos? Sapagkat kung hindi po ito gagawin, iba ang kakamtin nung ngayon lang nakilala at iba ang kakamtin nung matagal mo nang kilala. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya ano po ang dahilan? Lagi kang magkaroon ng oras para makipagniig sa Kanya. Makipagniig sa Kanya oras-oras sa isip mo, sa puso mo. At pag kayong dalawa na,
kahit hindi ka na magsabi, ibibigay na lang niya sa'yo. Boy, mabangit siya! Amen po ba yun? At yun po yung nagaganap sa akin bilang kapatid na Marisa. Nasabi ko nga, kausap ko lang si kapatid na Arlene kanina, anak, sobra ko napupuspos na espiritu. Bati ang mga kapatid ko, bakit? Bakit ganun ang pinadadama sa akin ng ama? Ayoko ako lang meron. Sapagkat nararamdaman ko na sobra-sobra na yung binibigay niya sa akin, hindi ako mayaman. So balik sa isang iglap, kapag ginusto ko at binigay ng Diyos, magagawa niyang ibigay. So balik ayoko ako lang masaya. Gusto ko yung ibibigay niya sa akin, ibibigay ko rin sa mga kapatid ko. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano ito magaganap? Hindi naman nagsasabi si God na kapag malaki ang natanggap mo, ibigay mo sa kanya lahat. Hindi. Maliit o malaki upang maiparte mo ang Diyos, may oras para ka rin magbigay sa kapwa mo. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung tinitresyo ko ngayon na sa tuwing nasisilayan ko po ang ulap, ang langit na yan, sabi ko nga, hindi ko alam kung nasaan ka dyan. Hindi ko alam, Ama, kung saan ka naroroon dyan sa lugar na yan. Nasa silangan, nasa kanluran, nasa timog, o sa hilaga. Subalit sa oras na ito ako'y nakatingala sa iyo, alam ko na kung ano man ang ginagawa ng bawat isa, walang nalihim sa iyo. Kaya ano man ang itago ko, maitatago ko sa kapwa ko, subalit sa iyo hindi. Kaya eto, nilalahad ko sa iyo lahat na wala ako lahat. Amen po ba yon? Kaya sa oras na ibinibigay ko ito lahat sa iyo, alam kong bibigyan mo rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Mga kapatid, yan lang po iwanan ko sa inyo. Sabi ko kay kapatid na Pearl kanina, wala na akong pinapangarap ngayon, kundi ang mithiin ko na maging kapakipakinabang ang buhay ko simula nang ako'y muling binuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung sa unang buhay bilang pagkatao, yung oras na ginugol ko'y kalugod-lugod sa Kanya, hindi na niya ako akayin. Buhay po ba ang Diyos? So anong dahilan? Bakit kayo naririto? Anong dahilan? Bakit tayo andito? Dahil, oras-oras, tayo minamahal ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya dahil tayo minamahal ng Diyos, oras-oras, kailangan din nating mahalin ang ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po iwanan ko sa inyo. Masarap sa pili ng Espiritong Banal. Ang karamdaman ay gumagaling. Kaya niyang pagalingin. Subalit hindi ito, huwag natin i-focus doon na pagagalingin ng ating katawan. Kagaya ng binahagi ko po kahapon. Sapagkat gumaling ka man ngayon, bukas mari kang magkasakit, bukas mari kang mamatay. At pagkatapos nun, wala nang pakinabang. Subalit, kung ang oras mo ay ilalagay mo sa puso mo si Kristo, ang ating Ama, mamatay ka man ngayon, bukas may pakinabang ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, eto po ang kahalagahan ng dakong ito. Eto po ang kahalagahan, bakit may isang apo kunching? Eto po ang kahalagahan, nasabi ko nga ang mga kapatid ko, habang nasisilayan ko po nagbabahagi ang mga kapatid ko, mga professional, mula pa kay Tito Mario noong isang araw, na hindi po ako nga binigyan ng pagkakataong magbahagi, sabi ko, Ama, okay lang. Subalit sa bawat pagbabahagi, ito nagsisilbing bitamina ng aming katawan. Hindi para maipagmayabang, kundi araw-araw upang ipasilay na araw-araw ay gumagawa ang Diyos sa amin. Hindi lang sa amin, maging sa inyo rin. Buhay pa ba ang Diyos? Sa makatwid, ang ating Diyos, laging may oras sa ating lahat. Hindi siya namimili, kundi bawat minuto, bawat segundo, siya'y gumagawa sa ating lahat. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, eto po, ilang oras lang kayo maghihintay. Pagluwal ng ating mahal na Apo Kunching, pahalagahan niyo po yung oras, gaya ng sinabi ng facilitator. Sapagkat ang oras na yan ay minsan lang dumaan. Pabalik-balik yan, araw-araw. Subalit kapag lumipas ang taon, babalik ang oras, ang taon ay hindi na. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Magnilay kayo. Paglipas ng taon, gumugulang tayong lahat. At hindi bumabalik kagaya ng oras sa pagkabata. Kaya panahon na, oras na, upang kampin po natin ang kalooban ng Ama. Sapagkat ito na po yung paraan. Kung noon sa panahon ng Kristo na hayagan na siya ang nangungusap, ay nagawa pa siyang lapastanganin, ngayon po, wag na natin pahintulutan. Sapagkat ang Espiritu na lumalapastangan sa mabuting Espiritu ay Espiritu ng kalaban. Subalit,
ang espiritu na makatotohanan na sa atin ay mananahan, walang magiging kalaban-laban. Kundi, iisang layunin, iisang mithiin na may oras na at oras pa para paglingkuran natin ng Diyos sa paraan na gusto niya. Nasabi nga ni Mami Beck, maging pasahero lang tayo at siyang magmamaneho. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang buhay ko ngayon, dahil ang oras ko ay binibigay ko sa Diyos, hindi siya mapaghanap. Kung kailangan ibigay mo yung 24 hours, partition po. Huwag mo lang umitin yung para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Huwag mo lang dayain sa oras. Kapag ang oras kay, para kay God ay 3 oras, huwag mo nang tawaran pa. Sapagkat yung 3 oras na yun ay napaka-liit kumpara sa 24 oras na para sa'yo. So ililess mo lang 3 hours, may 21 hours ka pa sa sarili mo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito iwanan ko sa inyo muli. Ang sabi ko sa Ama, Ama, tulungan mo ako. Kung paano si Mami Beth nagsabi na siya yung magmamaneho, eto po ako. Sabi nga, ang Diyos ay nasa likod ko. Hindi, ang Diyos ay nasa harapan ko. Ako ang sa likod niya, susunod ako sa Kanya. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Inaantok po ba kayo? Hindi po nakakaantok, ano? Sarap po, sarap pong makinig. Talagang napakaganda ng tema natin. Ano nga po ang tema natin? Oras ng magpasya. Kung saan ka, saan po ba tayo pupunta? Kanino po ba tayo pupunta? Kanino po ba? Oy, sigurado ba tayo dyan? Palakpan po natin ang buhay na Diyos. Habang naghihintay tayo sa banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo, siguro pwede pa tayo tumawag ng isang magbabahagi pa o kaya aawit. Ano pong gusto nyo? Aawit o magbabahagi pa? Po? Ay, sorry po. Hanggang facilitator lang po ako. Hindi po ako singer ngayon. dahil ang tema nating napakaganda ay ibinigay sa akin ng isang kapatid kong alagad. Tatawagin ko na rin siya, ang kapatid na Melissa, kung papaanong, kung bakit ibinigay sa kanya ang temang ito ngayon, ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. Kapatid na Melissa, pwede ba kapatid? Palakpakan natin siya, mga kapatid. Purihin ka, Ama. Masopresa po. Buhay po ba ang Diyos? Kanina po kasi, pagising ko ng umaga, pumunta po ako doon kala Tita Jazz kasi po, babangloksa po ngayon ng lolo ko. Sabi niya sa akin, hinarang niya po ako. Sabi niya, Melissa, gusto mo bang mag-facilitator? Ako po, pag sinabi pong gano'n, lumulundag pa po ako. Oka ako, sige ka ako, Tita Jazz. Sabi ko, ano po kaya ako yung itetema ko sa kalooban ng Ama? Eh, di po bumalik na naman po ako. Sabi ko, Tita Jazz, tetema ko na lang po kako eh. Oras na. Sabi ko pong ganon. Ah, sige, Eka, maganda Eka yan. Ngayon po, habang po may ginagawa po ako sa amin, umaano po yung isip ko, gumagana po yung isip ko. Sabi ko, ngayon po tinext ko po si nanay. Sabi ko, Nay, pag sa kalooban po ng Ama, pagka po ako yung nag-facilitator, kantahin niyo po yung oras na. Sabi niya, kasi po nandun na po lahat. Sabi niya, oras na para daw, dinggin mo, may bulong. Sabi niya po, wag daw po tayong matakot. Nasa isip lang daw po'y takot. Kaya, mga kapatid, tanggalin po natin yung takot. Ganyan po ako. Sa kalooban po ng Ama, kagabi po, parang malungkot po ako. Sabi ko, parang meron po akong dinadamdam sa puso ko. Parang meron pong kumukurod sa puso ko. Sabi ko, ngayon na naging alagad na ako, marami po siyang pinasisilay sa akin, marami po siyang pinadadama sa akin na kalumbayan. Sabi ko, parang hindi ito sa Ama. Sabi ko, ganun, parang hindi ito sa Ama. Kasi pagka kasi naramdaman niyo po yung lungkot, naramdaman niyo po yung lumbay, naramdaman niyo po yung pag-iisip, hindi po sa Kanya yun, mga kapatid. Hindi po sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa kalaban po yun, pinaalam ko lang po sa inyo, malakas po yung bulong sa akin ng Panginoon. Sabi niya sa akin, ngayon anak, nahinirang kita bilang isang alagad.
dinadamdam mo pa rin ba yung pagkatao mo? Pinaiiral mo pa rin ba yung pagkatao mo? Hindi mo makakamtaman tunay na kagalakan. Buhay po ba ang Diyos? Sabi po ng isip ng Panginoon sa akin, kasi po, doon po kasi ako natutulog sa diba namin, katapat po yung Divine Mercy. Pag gumigising po ako ng alas 12, nagdadasal nga po ako sa Kanya, pero wala naman po sa puso ko. Dulog po ako ng dulog sa Kanya, wala naman po sa puso ko. Napupuyat pa, sabi ko po sa isip po, napupuyat naman ako, wala nangyayari. Tapos magigising na naman po ako ng alas 3, nagbuntulog na naman po ako sa Kanya. Paano ko do, isang gabi po, nagising ako kagabi, alas 3 po yun, sabi niya, paano mo akong mararamdaman? Eh, dinadama mo pa rin yung pagkatao mo. Sabi niya po sa akin, kaya po kagabi, sabi, kagabi po kasi nag-mission po kami sa San Agustin. Tatlong beses po lalaglag yung ano, yung buhos po nung ulan. Basa po ako dito. Sabi po ni nanay sa akin, may mensahe yan. Sabi po sa akin, tapos po yung likod ko po, basang-basa po talaga. Nagtataka po ako doon sa mga kasama ko, hindi po sila nababasa. Ako po basang-basa, sobrang basa po dito sa likod ko. Sabi ko, nay, basang-basa po yung likod ko, pakilagyan po ako ng bimpo. Kasi po ako tumatagos na sa likod ko, nararamdaman ko yung lamig. Ngayon po nilagyan niya ako. Kagabi po pag uwi ko po sa bahay, nahiga na po ako, nagninilay po ako. Ano kaya yung mensahe nun? Tapos po gumising, nagising po ako ng alas 3, yun nga po. Pasubali ko, kay pinaliliguan na eka kita, hindi mo pa rin eka nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Sabi po ng Panginoon sa akin, hindi mo ba ako nararamdaman? Anak, eto na ako sa harap mo. Ngayon eka, pinaliguan sa tatlong pagkakataon na nabuhos eka'y ulan. Pinadama ko sa iyo ang espiritong malamig. Talaga po sobrang lamig kagabi. Kala ko nga po nagpaparamdam yung lolo ko, hindi naman po totoo yun eh. Hindi po totoo, huwag po kayo maniniwala, wala pong bumabalik na patay. Dumadaan lang po sa panagik. Dahil po ngayon sabi ko, tatang, huwag ka naman magparamdam. Sabi niya, pasubali, Eka, hindi Eka ang lolo may nagpaparamdam. Eka, anak, titigan mo Eka yung mga mata ko. Ngayon po, tinitigan ko po yung mata ng Divine Mercy sa amin. Nangungusap po yung mata niya. Sabi niya, damhin mo ko, anak, mararamdaman mo ko. Ibibigay ko lahat sa iyo ang kaliwanagan. Ano? Na nagdaramdam ka, Eka, may dinaramdam ka, may dinadala ka sa dibdib mo, paano kitang maririnig? Paano mo sasabihin sa akin na diretso ka na ng daan, eh lumiliko ka pa? Paano mo sasabihin sa harapan na nagmimithi ka? Kapag ka nga po nagmimission si Apo, tumatabi po ako kay Apo, ganyan po ako. Baka ka kumabendisyonan ako ni Apo, maging isang alagad na ako, tatabi po ako kay Apong ganyan. Titingnan ko po ako, baka ako, pumipikit pa po ako, pero wala po sa sarili ko yun. Nakapikit lang po ako basta. Niintay ko po si Apo, kasi ako si Tita Alma, na bendisyon na, nasusunod na kako ko niyan. Nagigilid, panggigilid po ako lagi kay Apo. Tapos nayari na po yun, sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Ay, wala na kakong pag-asa. Wala na. Sabi ko, ay, basyo na naman kako, Tita Jazz. Eh, nasuwi po ako ng bahay. Nagkukwentuhan po kami magpipinsan. Si Berhel po sasabihin sa akin, Ate Liza, paano kang bebendisyonan? Eh, tawa ka ng tawa. Oo nga, kako, biya mo na kako. Adi, nagmimithi na naman po ako, tatabi na naman po kay Apo. Sa dagat lagi po, pag nasasama po ako sa Ilocos, gustong gusto ko po yun. Ayan, kako, ilulublob na ako ni Apo. Sabi ko, lulublob na po kako ko ni Apo. Ngayon po yung mga natutunan ko na yun, nahinirang na po ako na bilang isang alagad. Ngayon pa po ba ako susuko? Ngayon pa po ba hindi ko siya dadama? Dapat po dadamin ko na siya ngayon kasi po nakakaya po sa ama. Katagal ko pong nagbata, 4 na taon mga kapatid. 4 na taon. Napakarami pong lahat po ng mga misyon ni Apo, sinasama po ako pero tumatabi po kay Apo. Tinitingnan lang po ako ni Apo. Bless po, Apo. Kala ko po, pagka matagal po ako yumukong ganyan, sasabi ni Apo sa akin, magbihis ka na ng pagiging alagad mo. Eh, wala pa po pala. Tatayo po akong ganyan, katagal ko po, nangangawit na nga po ako. Bigla po lalakad si Apo, dire-diretso. Ay, wala na naman, basyo na naman ako. Nangangarap po ako ng gising. Eh, kasi siyempre nararamdaman, hindi naman po kasi si Apo yun eh. Ginagamit lang po ang katauhan ng mahal na Apo ng Panginoon. Ginagamit po si Apo, kaya lahat po yun nasisilayan ni Apo.
Kaya wala po talaga tayong malilihim sa kanya. Sabi nga po, magtago ka man sa kaila-ilaliman ng lupa, makikita at makikita ng Diyos ang ginagawa mo. Nakapagtago nga po tayo sa kapwa natin, oo. Nakapagtakip po tayo, nakapagmaskara. Pero sa Diyos, tandaan po natin mga kapatid, walang malilihim. Kaya ngayon po, oras na para magbago tayo, oras na para maramdaman, oras na para magmithi at yung pinagmimithian ko naway sa kalooban ng Ama, mamunga ng mamunga ng mamunga sa kalooban ng Ama. Kaya muli po, sa lahat ng nagmimithi, huwag niyo po akong gagayahin na ilulublob lang sa dagat, yun na yung kaparaanan. Hindi po. Gawin po natin yung marapat, sumunod po tayo ng nangaayon sa kalooban ng Ama. Sabi nga po ni Mami Beth, siya daw po ang gawin nating manubela. Yun din po nang usap din po sa akin kagabi, sabi po ng Panginoon sa akin sa kaisipan ko, anak, diba may meron, diba nung nagsimba po tayo diyan sa paligid, sabi po ng sermon ng pare, huwag daw po tayo yung humawak sa kanya. Siya daw po yung pahawakin na humawak sa atin. Kasi pag tayo daw po yung humawak, maaaring bumitiw daw po tayo. Kapag daw po ang Panginoon ang humawak sa atin, kikip-kipin pa daw po tayo ng mahigpit na mahigpit. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin ang bawat oras. Oras na para po natin mithiin. Kaya wag na po tayo magsayang ng oras. Ilaan na po natin, ituon na po natin, at ibigay na po natin sa lahat-lahat sa ating Panginoon. Sa pakikinig po ng mga banal na aral na niluluwal po ng ating mahal na apo, ay ng katauhan ng mahal na apo, na ginagamit po siya ng banal na espiritu. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming maraming salamat, kapatid. Nawa po ay nakapulutan natin ng aral ang mensahe natin sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo, lalo tigit sa nagsipagbahagi, gayon din po sa nagsipag-alay ng awitin.